Hello, hello. Hello, everyone. Recontech is back once again. Ito, mayroon tayong Union Despan na i-repair. Sabi ng may-ari, ay umiikot daw kasama nga lang yung frame. As you can see, guys, umiikot nga yung frame niya. Pero sa assessment ni Recontech dito, ay malamang noong nasira ang frame assembly na to, napigilan po yung blade, na-stuck yung blade, nag-high current, pumutok si thermal fuse. Ito ang assessment ni Recontech dito, mga guys. Kaya tulungan nyo ako o sama-sama nating i-repair ang Union Despan na ito. Para kayo man din, mga newbie at ang mga sumasubaybay sa Recontech channel, ay madadagdagan pa ang inyong kaalaman sa pagre-repair ng electric pan. At samantalang nikakalas o kinakalas ni Recontech ang mga kasukasuan, ay shout out muna kasi ako sa inyo, mga guys, dahil ito muna ang pansamantalang huling gagawin ni Recontech na electric pan ngayon, dahil naimbitahan tayo na pumunta sa South Korea, mga guys. Kaya wag sana kayong magsasawa na sumubaybay sa mga video na inupload ni Recontech at palagi kayong manonood upang kayo ay mapanatili ang kaalaman nyo sa pagre-repair ng electric pan. Shout out muna tayo sa mga sumusunod kay Altropa, how are you sir? Kay Gualberto Jacobe, kay Rosalinda Pangilinan, kay Joel Visaya, kay Orlando Flores, kay Sir Arnold Bartolay from San Fernando, Cebu, how are you sir? Kay Vener Capriendo, kay Maynard Repair Bilag, how are you sir? At ganun din kay Sir Ed Stick ng Cavite City, stay safe everyone. Kadalasan bago i-repair yan ni Recontech ay tinetest niya muna yung condition ng motor sa pamamagitan ng pagtetest sa kable. Dito sa kable ay malalaman na natin kung ang thermal fuse nito ay working pa. Kaya ito yung basic na ginagawa ni Recontech. Ating munang testingin, guys. Lagay natin yung probe natin sa dalawang dulo ng plug. O ayan, nakaset na tayo sa resistance. Naka-over limit na po yung ating tester. So, lagay natin sa 1. Ayan, wala rin. Lagay natin sa 2. Ay, wala rin. Wala talaga, mga guys. So, meaning, busted na po yung thermal fuse nito. Kaya abangan nyo kung paano natin palitan ang thermal fuse ng Union Despan na ito. Para kayo man din ay matuto. Ayan o, nakaset na yan sa number 2. Wala talaga. Ay wala pa din. Kita nyo? Walang reaksyon yung ating multimeter. Ayan. Baka akala nyo ay nagjo-joke lang ako dahil Mr. Recontech, hindi naman makita yung plug mo. Mga ganong reaksyon ng ating ibang viewers. Wala po tayong lokohan dito kasi ang gusto ni Recontech, kayo man din ay matuto, mga guys. Ayan o, continuity. Yan o. Nagre-react po yung ating multimeter. So ipagpatuloy natin, guys, ang pagre-repair sa Union Despan na ito. Akin lang pong babaklasin yung mga kesu-kesuan. What? Abang-abang, mga guys. Eto na, mga guys. Nabaklas ko na. At hindi ko na ipinakita yung ibang pagbabaklas para mapadali ang ating paggagawa. Dito tayo mag-focus on how to replace the busted thermal fuse. Kakatingin lang natin yung mga dating tie wrap na nakakabit sa kanya upang malaya natin na mahanap kung nasaan yung thermal fuse. Dito naman, guys, mga newbie,
ay hindi naman ito nakakatakot as long as nag-iingat tayo. Ang pagbabaklas dito ay paisa-isa lang para hindi natin mapunit o maputol yung winding yon. Hanggang doon lang siya kataas. Hindi mo kailangan isikwat yon na paganon kasi syempre mapuputol nga naman yung winding. Ang purpose lang naman natin dito ay hanapin yung kanyang thermal fuse. Nandyan lang po yan eh, nadaganan. O di kaya ang sinyalis niyan ay matabang hose. Sorry naman sa matataba dyan. Ayan po. Kita nyo to. Yan o. Medyo mataba kasi nagdoble siya at nandun yung thermal fuse nakalagay. At ganun din, may kabilang dulo din po yan. Kaya hahanapin nyo po. Nakita nyo naman na tinanggal ni Recontec yung kanyang balot. So, particular dyan, dahil nakita na natin, gusto pa ni Recontec na i-prove sa inyo na yung thermal fuse na nakita natin ay busted na or sira na siya. So, continuity, ayan, gumagalaw-galaw o may reaction yung ating multimeter as you can see. Ngayon, itetest natin yung kabilang dulo at kabilang dulo ng thermal fuse. Ayan guys, hindi ko na po't natatakpan ha. Baka naangal na naman yung ibang viewers ko. Mr. Recontec, hindi mo naman pinakita. Paano yan itest? Mga ganun ba? So, eto na siya. Wala pong reaction. So, meaning guys, mga newbie, meaning ang thermal fuse na yan ay walay na. Thumbs down na siya. Okay? So, papalitan po natin yan ng matino o working na thermal fuse. Ito, kulay white. 2 ampere, 115 degrees Celsius at saka 250 volts. Ayan, no? Tinesting ko na ha. Nagalaw po yung ating multimeter. Thumbs up, guys. So, ito, tanggalin naman natin yung luma. O tanggalin natin yung sirang thermal fuse. Paano? Pwede mo yan katingin. Habang kinakating nyo guys ay iiwasan natin yung katabi niya na winding coil. Minsan may kapartner yan ng winding coil. Ngayon, itong electric pa na ginagawa ni Recontec ay naka-engage lang po sa kanya yung lumang thermal fuse. Ayan o. Yan, tinatastas nga lang natin. Yan. At ganun din sa pagbabalik natin ng bagong thermal fuse, mga newbie, ay mas nire-recommend ni Recontec na i-engage nyo na lang po. Kasi sa experience ko, pag naghihinang po ako ng thermal fuse, minsan ay sensitive po siya. Napuputol o nababasted na po siya dahil sa init ng soldering iron. So mas nire-recommend ko sa inyo ngayon na i-engage nyo na lang po. At lalagyan din nyo ng insulator pagkatapos nyo po na ma-engage. Para safety po yon. Kasi po, pag wala po yan balot, ay meron po yan 110 eh. Tatalsik-talsik po yung kuryente niya pag malapit siya sa mga grounding. Kaya minsan yung electric pan natin ay nagkakaroon ng ground dahil meron lang pong tumatalsik na kuryente na hindi nakikita through vision. Hindi nakikita ng ating mga mata. Spark po yun eh. Kaya nagugulat kayo ay may kuryente yung motor nyo. O ground. May grounding yung motor nyo. Ito na po. Yung lumang thermal fuse. Ayan. O gusto nyong malaman, nasira ba talaga? Patunayan pa natin. O sige, huwag na lang kasi tatagal pa tayo. Ito naman yung bago na ating ipapalit. Yan guys, square naman siya. Tapos yung original niya ay parihaba. Pwede ba yung gamitin, Mr. Recontec? Square? Pwedeng-pwede po yon, mga newbie. Same lang naman yung function niyan eh. Thermal fuse pa rin yan. Ang thermal fuse, ibig sabihin ay kailangan niyang mag-detect ng heat. Hindi po tayo naglalagay ng thermal fuse na malayo po sa motor. Kasi wala na pong saysay na naglagay ka ng thermal fuse
kung hindi naman nakadikit sa motor. Kaya nga thermally, ang hirap ba intindihin mga guys? Thermal means temperature. Hindi mo kailangan ihang yan o i-jump yan. Kailangan niya po talaga yan. Inilagay yan ng mga engineer for safety. So ayan na, nalagyan ko na ng insulator. Nasesermonan tuloy kayo ni Recontech eh. Kasi gusto ni Recontech maging safety po kayo. Maging ang inyong mga bahay. Hindi natin alam kung kailan masusunog yung electric pan mo kapag walang safety fuse o thermal fuse. Ganito lang po dito yung gagawin ni Recontech mga guys at mga newbie. I-engage lang din po niya. Medyo hindi makita pero as you can see, iniwawinding niya po. Ayan, tuloy. Nahiya si Recontech. Ayan o. Ini-engage lang natin doon sa terminal nung fuse. Ayan. Siyempre, may excess yan ay putulin na lang natin. Ayan. Okay guys. Kita nyo na yan ha. Hindi na yan nasasaraduhan ng kamay ko. Kasi ang lakas nyo magbulong. Naririnig ni Recontech at nahihiya tuloy si Recontech. Dito naman tayo sa kabila. Ayan. I-engage ko lang din po yan. Ayan. Mga 5 ikot na po yata ako o 6, pwede na yon. As long as maganda yung kapit niya. Yun. Siyempre, wag natin kalimutan na ibalik yung insulator. Yan ay safety pa rin po. O ha? Gusto nyong makita pa ulit ating imi-measure kung hindi ba nasira during na nagkabit tayo. Ayan, mayroon tayong continuity. May beeping pa pero hindi natin pakinig. Saan na Mr. Recontech yung dalawang duluhan? Ayon sa black at doon sa red. Ayun! Kita nyo guys at mga newbie, may reaction po yung ating multimeter. Meaning, working na yung thermal fuse. Naka-thumbs up pa. Balik natin yung insulator para maging safety po. Safety is one of our priority mga guys. At yung pag-alis ko papuntang South Korea ay naimbitahan po tayo na gumawa doon. Pero hindi na po electric fan. Kaya pansamantalang mamamaalam muna sa inyo si Recontech. Ito muna yung huling upload ko sa Pinas. Sana ay panoorin nyo lagi para matuto naman kayo. Mamamaster nyo po yan paggagawa ng electric fan. Ito na, lagyan natin ng tie wrap mga guys para sa harness. Yun. Hindi man nakikita ni customer ay masusurprise na lang siya na ang linis naman ng pagkagawa ni Recontech. Babalik ulit ako dun, mga ganun ba? Ayan o. Yun. Kung wala po kayong tie wrap guys, mga newbie, pag wala ko yung tie wrap, kung maalala nyo po, mayroon pong sinulid yung sako ng bigas, yung tinatastas natin. Alam nyo ba yon? Yun po, pwede po natin gamitin dyan. Gumamit lang po kayo ng stick, toothpick na pangsuot para po maitali nyo. Nakagamit na rin po ako nun. Pero, syempre, si Recontech, mas convenient kung mayroong tie wrap. Eh, hindi naman po tayo ready minsan. Pag tayo gumagawa ay wala po tayong katayra-tie wrap. So ang solusyon ni Recontech pag walang tie wrap ay sinulid ng sako ng bigas. Alright, may tip na naman kayo. Mahal kayo kasi ni Recontech mga guys. Oh, yeah. Kaya mahalin nyo rin naman ako. Nye. What? Ayos ba? Anyo nga sayo. Gamsamida. Ayan po. Meron pang dagdag na tie wrap. Abang-abang sa ating pagtitesting mga guys.
at ganun din sa mga masugid na subscriber ni Recontech. Mayroon na po tayong 8,200 subscriber sa kasalukuyan. Salamat sa patuloy niyong pagsusubscribe sa Recontech channel. At sa mga magsusubscribe pa lang ay advance benitings sa inyo. Huwag po kayong mag-atubili na mag-subscribe. Marami rin po kayong mapapakinabang sa Recontech channel at marami na rin pong natuto sa channel na ito. I'm proud to be Recontech, mga guys. Ito, atin ang sukatin yung mga speed reading o resistance. Ayan, mayroon tayong 417 ohms. Yan o. Mayroon tayong 500, number 2 yun. At mayroon tayong 600 sa number 3. Okay, okay. Wait nyo lang para sa testing. Eto na, malapit na nating mabuo, guys. Ito na lang ini-install yung kanyang gearbox. Kung hindi ko man naipakita sa inyo kung paano siya buuin mula sa pagkabaklas, ay marami po tayong maka-upload na video dyan, mga guys at mga newbie. Hanapin nyo lang at naipakita naman natin kung paano natin buuin. Sa tandaan nyo lang kung paano kayo nagbaklas, ay ganun lang din po yung pagbabalik para hindi po kayo mahirapan. Kung hindi nyo po kabisado ang haba ng mga turilyo at kung saan siya ilalagay, ay paghiwa-hiwalayin nyo lang muna para madali po yung pagbabalik. Okay, yan ang tip number 2 ni Recontech sa inyo. Hanggang sa mamaster nyo na lang na kahit magsama-sama yung turnilyo, ay alam nyo na po ang pwesto ng bawat isa. Yon, atin lang muna ikabit yung kanyang kapasitor dahil nakalimutan kong i-screw doon sa mounting base niya. Ayan, tapos na. Salamat ng marami at napagtiyagaan nyo na subaybayan ang ating pagre-repair na ito. Inilagyan pa ng date ni Mr. Recontech para pag nilagyan ko ng warranty ang electric pan na ito ng 30 days ay alam ko na sa akin ito galing. Ganyan po ako mag-warranty, mga guys, 30 days. Matapang ang loob ko kasi alam ko ang quality ng aking trabaho. After 30 days at may nangyari, ay ibang usapan na po ulit yun. Okay, guys, ganyan si Recontech. Lagyan natin ng tie wrap yung kable para during na magsiswing siya ay hindi po siya kakayas-kayas dyan sa casing. Kasi pag kumakayas yan ng 6 na buwan o 7 buwan hanggang sa mabutas na lang, ay magkakaroon po ng shorting. Medyo malikabok lang, ating munang brabrasin. Ayan, maluwag naman, no? At saka, guys, hindi ko man naipakita sa inyo kung paano ko nilagyan ng langis. Siyempre, nilagyan ko po yan kanina dahil pagawa po ito sa akin ng customer ko. Ayaw ko po naman na mapintasan dahil mag-i-stack agad yan kung wala pong yan kalangis-langis. Ano? Ayaw ko naman na pagalitan ako ng aking customer. Ang gusto ko ay nagkakaroon ng satisfaction ang aking customer sa mga nire-repair ko. Kaya ayan tuloy, si Recontech ay imbitado na papunta sa South Korea. Kasi may quality yung ating paggagawa. At the same time, nagbibigay si Recontech ng precaution habang kayo ay naggagawa. Kaya ayan, masaya po yung iba nating subscriber at viewers sa panonood dito sa Recontech channel. Kung hindi man kayo maniwala sa mga newbie, ay subukan nyo pong i-browse at subukan nyo pong pasyalan yung Recontech channel at magbasa kayo ng mga comments para mapatunayan nyo na ang sinasabi ni Recontech ay totoo. Oh yeah!
Okay. Eto na. Eto na guys. Pwede na natin tong subukan maya-maya lang. Lagay ko lang muna yung kanyang frame at center lock. Ayan. Ito naman mga guys, newbie ay hand tight lang. Hanggang sa mahigpitan lang ba? Eh dahil yung unang center lock nito ay sira na. Ngayon, bumili po ako ay medyo may kaganitan yung pagsisikip. Dahil, siyempre, brand new siya. Ito na yung kanyang LC. Yun, no? Napaka free will, di ba guys? Yun. Center lock, pakaliwa. Ang paghihigpit. Kung bakit pakaliwa, ay akin na pong naipaliwanag yan sa mga ibang video ko. Ganon siya mag-design ang kanyang engineer. Kung bakit pakaliwa, dahil napapagaspas po yan ng hangin. Pakaliwa. Ayun, oh, number one guys. It's gonna be work. Yahoo! Yahoo! Success na naman!